tayo po ngayon ay mag-transplant ng ating seedlings kasi meron tayo na bakanting 5 boxes. Una, i-position niyo po ang styro box sa maayos na lugar. Dapat pantay para maayos ang paglagay ng tubig na may solution o yung nutrient solution. Yan, ilalagay na natin ang nutrient solutions. Yung A, unahin natin yung A, 25 ml. Tapos yung B, ganun din, 25 ml din. Hindi dapat sabay. Kumbaga magkasunod. Haluin nyo lang. Hindi naman yan harmful sa ating balat. Pagkatapos nyong mailagay yung nutrient solutions, pwede nyo nang itakip yung ibabaw na part ng styro. Ngayon, maglalagay na tayo sa styro cups na mga ng kokopit at pati yung ating seedlings, kung ano yung napili nyong seedlings na itatanim. Ito, kagaya nito, ang itatanim namin ay lettuce at saka pechay. Kasi itong klaseng vegetables ay less than a month, pwede mo na siyang i-harvest. Diyan, makikita nyo sa ginagawa ko, ingatan nyo lang yung paghawak ng mga halaman para hindi siya maputol at masira yung kanyang ugat. Gamit kayo ng stick para iayos siya, para maganda ang tubo. Pagkatapos nyong magawa yan, pwede nyo nang itanim. Paano ba yung pagtatanim? Ayun, yung styro cups na yan, ilalagay nyo lang dun sa mga butas ng styro boxes. No. Para ka lang naglalaro. So, ganun lang. Ganun lang kadali yung pag-hydroponics. Masusundan nyo yung nauna ko ng tutorial. Kumbaga, para hindi nyo lang makalimutan yung proseso. Kaya inulit ko lang dito. Ngayon, makikita natin dyan yung ating mga itinanim. Ayan, no? Nasa styro cups. At maganda ang pagkakatanim. Tapos na po yung ating ginawang transplanting.